Handa na sa pagbisita ng mga deboto ang iba't ibang pasyalan ngayong Semana Santa. Kabilang po riyan ang isang balon sa Dawis Church sa Bohol na pinaniniwala ang nakakapagpagaling ng sakit. May report si Ian Cruz. Marami na raw umu-order ng mga palaspas mula sa mga nagtitinda sa Lawag, Ilocos Norte para sa Palm Sunday sa linggo. Kaya doble kayod ang mga gumagawa nito. Mas mataas daw ang presyo ng palaspas ngayon. Kasi tumataas ang gasolina, abuno. Ngayon 15 pesos ng isang bandel. Kasi tumataas din ang mga dahon ng nyog. Dalawang bersyon naman ng Immaculate Conception Church ang pwedeng bisitahin sa Pidigan, Abra. Narito ang kasalukuyang simbahan at ang orihinal na istrukturang nasira noon dahil sa pambobomba. Kahit daan taon na ang tanda, buhay na buhay pa rin ang pananampalataya sa pitong makalumang simbahan na ito sa Bataan. Matatagpuan ang mga ito kung babaybayin ang MacArthur Highway. Pag-alala naman sa buhay ni Jesus ang pwedeng gawin sa Stations of the Cross sa Iriga, Camarines Sur. Life-size ang mga imahen at meron ding simbahan sa tuktok ng bundok. Ito naman ang Our Lady of Assumption Parish Church o mas kilala bilang Dawis Church sa Bohol. Dinarayo rito ng mga deboto ang isang balon kung saan makukuha ang tubig na pinaniniwalaang nakakapagpagaling daw ng sakit. Inaakyat naman ang ilang mga namamanata ang 20 talampakang taas ng The Christ the Redeemer statue sa Rosario, Batangas, nakahawig ng makikita sa Rio de Janeiro sa Brazil. Kung hindi naman kaya ang tarik, magdasal na lang daw sa grotto na nasa paanan ng Tumble Hill. May Stations of the Cross din na overlooking at swak para sa mga gustong magnilay-nilay. Sa Marinduque, may ilang lumang simbahan din na bukas para sa mga magbibisita iglesia. Ang simbahan ng St. Joseph's Spouse of Mary na nasa bayan ng Gasan, nasa tuktok ng bundok na tanawang ilang karatig probinsya. Ang Holy Cross Parish Church na nasa bayan naman ng Santa Cruz, ginawa pa raw noon pang Spanish period. At ang mapaghimalang Immaculada Concepcion na matatagpuan naman sa Buwak. Ian Cruz, GMA News.